Tara, sirain natin ito. Sisirain natin ito dahil gusto ko rin malaman kung ano ang nasa loob nito. Ano ang nangyari sa kanila? Bakit dito sila inilibing? At ang kanilang mga damit ay hindi lamang pang-ordinaryo para sila isang prinsesa at prinsipe. Bakit sila namatay at basta-basta lang inilibing dito? Iyan rin ang aking pinagtataka. Mamaya na lamang kayo mag-usap. Alisin muna natin sila sa malakabaong. Kamusta na ang lalaki? Humihinga pa ba siya? Kinalulungkot ko sabihin, hindi na siya humihinga. Ngunit ang babae, kamusta na siya? Siya ba yung humihinga pa? Siya ay humihinga pa. Kung ganun, isa itong magandang balita. Halina't pumunta na tayo sa kastilyo upang ipabatid ito sa aking ama at nang matulungan sila. Ngunit baka ang iyong ama ay itaboy sila. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Bunny, sinong kasama mo? Bakit wala silang mga malay? Pwede bang pakitawag ng aking ama at sabihin na nandito na ako at meron akong panauhin? Sana ipayagan sila ng aking ama na pumasok sa loob ng kastilyo dahil gusto ko silang tulungan. Nico, bakit ka narito? Ano ang iyong kailangan? Nariyan na sila, Bunny. Kakarating lamang nila ngayon. Mabuti kung ganun. Ngunit meron pa sila na ibang kasama na walang malay. Ngunit ang pinagtataka ko, parang hindi sila ordinaryong tao para silang may maayos na katayuan. Papa, narito na ako. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo kanina. Kasi nagmamadali na kasi kami. Pasensya na po. Wala nang problema sa akin yun, anak. Nga pala, meron sa akin na ibanggit si Nico na meron ka daw ng mga panauhin. Nasaan na sila? Huwag ka nang mahiya. Nangangako ako na hindi ko sila itataboy. Sila? Kilala ko sila. Sila ang pinuno sa palasyo. Si Sofia at Paul, ang kanilang ngalan. Kita na kami dati. Talaga, Papa? Minsan na nila akong tinulungan nung ako ay umiingi sa kanilang dalawa ng pagkain nung mahirap pa ako noon at ibinigay nila ito sa akin. Napakabait nilang dalawa. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Kaya gusto ko silang ipagamot ngayon din. Dalhin sila sa akin si Lid at doon sila ipagamot. Magmadali kayo. Ikinalulungkot kong sabihin, hindi na humihinga ang prinsipe. Ano? Hindi ako makapaniwala na mangyayari ito sa prinsipe. Bakit siya namatay? Napakabait niyang tao. Sino ang gumawa nito sa kanila? Kamusta naman na ang prinsesa? Buhay pa ba siya? Ito ay himala! Ang prinsesa ay humihinga pa! Maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan ang mahal na prinsesa. Maghintay lamang tayo hanggang kinabukasan. Pagkat sa sandaling ito ay magigising na ang prinsesa. Masaya ako dahil buhay pa siya
pagkat masasabi niya sa atin kung anong ba talaga ang nangyari sa palasyo. Ngunit naaawa ko sa prinsipe. Master, saan natin ilalagay ang katawan ng prinsipe? Tumigil ka! Dito lang muna ang prinsipe upang pagkagising ng prinsesa ay kahit papano ay makapagpaalam man lang siya sa kanyang ama. Kaya walang mangingialam sa prinsipe. Maliwanag ba? Sophia, ikaw ay buhay! Bumalik ako upang patayin ikaw! Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa prinsipe. Ano na lang kaya ang mararamdaman ng prinsesa yung siya ay gumising na at nalaman niya ang kanyang ama ay patay na. Tiyak ay malungkot pagkat masakit mawala ng mahal sa buhay. Vince, mamaya lagyan mo ng kumot ang prinsipe. Masusunod po, Master. At Carlo, may pag-uusapan tayo mamaya. Masusunod po, Master. At kayo, bumalik muna kayo sa inyong mga gawain. Ayan, malinis ka na. At napakabango mo na. Samahan mo ako papuntang palasyo pagkat hindi ako mapakali kung ano ba ang nangyari sa palasyo at bakit ba sila itinaboy. Yun rin ang aking gustong malaman, Master. Kung ano ba ang nangyari sa palasyo. Kung gayon, tayo na. Bunny, kukunin muna namin ang kabayo pagkat maipupuntahan lamang kami. Walang problema, Papa. Ha? Ano ang nangyari? Nasaan na ang katawan ni Prinsipe Paul at Prinsesa Sophia? Baka sila ay buhay pa? Hindi maaari! Kailangan ay hindi ito malaman ng Prinsesa Bitilda pagkat alam naman natin kung ano ang kayang gawin niya. Paparusahan tayo noon. Ano ang gagawin natin? Tayo na! Kumuha tayo ng kahoy. Tara na! Ano yan? Bakit sira-sira ang kahoy? Naalala ko na, diyan nakuha nila Bunny ang prinsesa at ang prinsipe. Nasabi sa akin kanina ni Bunny na diyan daw sa Malakabaw nakuha ang mag-ama. Kawawa naman sila. Ano bang nangyari sa kanila? Yun ang alamin natin ngayon din.